am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. For the headlines, naaapektuhan ng Easterlies ang mga silangang bahagi ng Luzon at Visayas. In local news, nagnakaw ng lechon dinalata ng taong bayan sa Barangay Bugo. Pagbabago ng presyo ng langis ipatutupad sa Martes. Dating nagbebenta ng shabu na huli sa akto. Driver ng RTMI bus na huli kaugnay ng pagkamatay ng isang kasapi ng PCG. For the national news, mga pamilya ng biktima ng gyera laban sa droga na nanawagan ng pananagutan kay Duterte. An international, pinaghahandaan na ng mga Pilipino ang eleksyon sa US. Entertainment, Liza Soberano gaganap sa music video ni Bright Bachelorette ng Long Showers. Sports, nagniningning si Mitchell habang tinalo ang Cavs ang Bucks upang manatiling walang talo. International feature, inaakusahan ng Lebanon ang Israel na tinatanggihan ang tigil putukan matapos ang mga pag-atake sa Beirut. National feature, COMELEC, ang mga regulasyon sa social media at AI ay hindi nilalayong imonitor ang nilalaman ng kampanya. Trivia, ano ang pinaka natatanging bulaklak? If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning, Philippines! Magandang umaga, Luzon at maayong adlaw, Visayas ug Mindanao. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. For the local news, nagnakaw ng lechon, binugbog ng taong bayan sa Barangay Bugo, Cagayan de Oro City, Pilipinas. Napuruhan ng mga nagresponding taong bayan ang isang notoryosong magnanakaw na sinubukang lumaban ng mahuli itong ninanakaw ang lechong baboy mula sa refrigerator ng isang bahay sa Barangay Bugo, lungsod na ito ngayong hapon. Kinikilala si Barangay Bugo Kagawad Chebong Guevara ang suspect na si alias Boy Generalao na sa hustong edad at residente ng Taguluan, Misamis Oriental. Ayon sa paunang investigasyon ng mga tanod, kilalang akyat bahay o magnanakaw ang suspect sa iba't ibang zone ng barangay. Bukod dito, sinasabing may dala itong dagon o anting-anting kaya umabot pa ng halos isang oras ang paghabol ng mahigit 50 katao sa kanya. Mula sa Zone 2, Graymar hanggang Caliapeque Zone 6 ng parehong barangay.
Nakita pa umano ng mga tanod ang pagdaan ng katawan ng sospek sa mga pader at ang kanyang paglubog sa tubig ng higit 10 minuto. Gayunpaman, hindi na niya kinaya ang sospek matapos ang kanyang paglubog sa tubig sa ilog ng Zone 6 kaya matagumpay siyang nahuli ng mga taong bayan at mga barangay tanod. Pagbabago sa presyo ng langis ipapatupad sa Martes, Cagayan de Oro City, Pilipinas. Magpapatupad ang mga kumpanya ng langis sa Pilipinas ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, November 5. Ang presyo ng diesel ay bababa sa 20 sentimos kada litro, samantala ang presyo ng gasolina ay bahagyang bababa sa pagitan ng 40 hanggang 70 sentimos kada litro. Ang kerosene naman ay tataas ng 10 hanggang 20 sentimos. Ang pagbabago ng presyo ay dulot ng patuloy na paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahilan sa panibagong oil price adjustment ngayong Linggo. Dating nagbebenta ng shabu na huli sa akto, Cagayan de Oro City, humaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 50-anyos na hinihinalang drug pusher sa nahuli ng City Intelligence Unit ng Cagayan de Oro City Police Office at Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA 10 sa Zone 6, Balete Street, Barangay Bugos sa lungsod. Ang nadakip ay kinilala sa alias na Bentang, isang ulilang lalaki na nakatira sa Barangay Bugo. Ayon sa impormasyon, nahuli na ang suspect sa katulad na kaso noong 2016. Sinabi niya sa mga otoridad na wala siyang ibang pinagkukunan ng kabuhayan dahil upang mapilitan siyang magbenta ng illegal na droga. Nakuha ng mga otoridad ang 40 gramos na shabu na may halagang 270 pesos kasama ang kanyang cellphone at 500 pesos na marked money. Driver ng RTMI bus na huli kaugnay ng pagkamatay ng isang kasapi ng PCG. Cagayan de Oro City, naaresto ang driver ng bus ng Rural Transit Mindanao Incorporated o RTMI na si Rappler Nunez, 42 taong gulang, may asawa at residente ng Barangay Andales, Initao, Misamis Oriental. Ito ay matapos mamatay ang isang membro ng Philippine Coast Guard na nakasakay sa motorsiklo at bumangga sa bus na minamaneho ni Nunez sa National Highway sa Barangay Burnay, Gitagom, Lalawigan kahapon ng umaga. Kinikilala ni PRO 10 spokesperson Major Juana Navarro ang biktima na si Redentor Pueblas, taga Dabatian Street, Barangay Carmen ng lungsod na ito. Ayon sa spot report ng Gitagong PNP, posibleng nakatulog ang biktima habang nakasakay sa motorsiklo dahilan upang makabangga ito sa bus na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Natukoy na ang maaaring galing ang biktima sa Iligan City at pauwi na sa Cagayan de Oro nang masagasaan nito ang bus na may biyaheng patungong Zamboanga. Weather forecast. Naaapektuhan ng Easterlies ang mga silangang bahaging Luzon at Visayas. Ang Easterlies ay kasalukuyang nakaapekto sa mga silangang bahagi ng Luzon at Visayas, nagdadala ng mainit at mamasamasang hangin na inasahang magdudulot ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga nakahiwalay na pag-ulan. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang pinominong ito nang panahon ay maaring magdulot ng localized thunderstorms, particular sa hapon at gabi. Pinapayuhan ng mga residente sa mga lugar na ito na maging updated sa mga babala sa panahon dahil sa mga kondisyon ay maaring magbago. Ang mga easterly na hangin ay maaaring makaapekto sa pagbabago ng temperatura
na nagambag sa mas mainit na temperatura sa araw. Ang mga magsasaka at mangingisda ay hinihimok na mag-ingat at gumawa ng kinakailangang paghahanda dahil sa potensyal na biglaang pagbabago ng panahon. Sa kabuuan, habang ang Easterlies ay karaniwang nagdala ng kapaki-pakinabang na kahalumigmigan, kailangan din ang pagbabantay upang matiyak ang kaligtasan at paghahanda para sa anumang hindi inaasahang pag-ulan o pagbagyo sa mga susunod na araw. For the National News, mga pamilya ng biktima ng giyera laban sa droga na nananawagan ng pananagutan kay Duterte. Manila, nagtipon-tipon ang mga pamilya ng mga biktima ng madugong giyera laban sa droga ng Administrasyong Duterte noong Linggo sa Siena College Chapel upang ipagdiwang ang 8th anibersaryo ng pag-alala sa kanilang mga pumanaw na mahal sa buhay. Nananawagan sila para sa pag-uusig kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang mga kasamahan upang panagutin sila sa libu-libong pagkamatay sa kampanyang ito. Ipinahayag ng mga pamilya ang kanyang kalungkutan at pagkabigo na nagsasabing nananatiling mailap ang katarungan. Hinimok nila ang gobyerno na kumilos para sa pananagutan at tiyakin ang mga legal na konsekwensya para sa mga responsable sa karahasang ito. Sumama ang mga aktivista at tagapagtanggol ng karapatang pantao, binigyang diin ang pangangailangan ng masusing imbestigasyon sa mga pagpatay. Habang nagliyab ang mga kandila sa alaala ng mga biktima, muling inulit ng mga pamilya ang kanilang pangako na ipagpatuloy ang kanilang laban para sa katarungan at pananagutan at hinimok ang international na komunidad na magbigay pansin ang mga paglabag sa karapatang pantao sa Pilipinas. For the international news, pinaghahandaan na ng mga Pilipino ang eleksyon sa U.S. 2 na lang at eleksyon na sa U.S. at damang-dama na ang excitement sa entertainment capital of the world, Las Vegas, Nevada. Sari-sari mga celebrities at mga bigating personalidad ang dumagsa upang ikampanya ang U.S. presidential candidates na sina Kamala Harris at Donald Trump. Nagsagawa ng mga malalaking rally ang parehong kampo at iba't ibang lugar sa Las Vegas tulad ng T-Mobile Arena at Las Vegas Convention Center. Ang mga taga-suporta ay nagtipon upang makinig sa mga talumpati ng mga kandidato at mga kilalang personalidad na humihikayat sa mga butante na lumahok sa halalan. Ayon sa mga ulat, inaasahang magiging mataas ang turnout ng mga butante sa Nevada, isang critical swing state, ang mga tao mula sa mga lokal na residente habang sa mga bisita ay sabik na naghihintay sa mga huling minutong kaganapan ng kampanya. At autograph signing, ang mga kandidato ay nagtutok sa mga pangunahing issue tulad ng ekonomiya at kalusugan na mahalaga sa mga butante. Sa mga social media campaigns, sinikap nilang makuha ang atensyon ng mga mas batang mga butante gamit ang celebrity endorsements at mga viral videos. Sa paglapit ng eleksyon, ang Las Vegas ay umuusok sa kasabihan habang ang mga tao ay umaasa ang kanilang mga boto ay magiging bahagi ng kasaysayan ng U.S. We'll be right back.
And for the entertainment, Liza Subirano gaganap sa music video ni Bright Bachawarit na Long Showers, Manila. Ang Filipina actress na si Liza Subirano ay nagpasiklab sa kanyang special na paglitaw sa paparating na music video ng Thai actor-singer na si Bright Bachawarit. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ng Thai actor-singer ang ilang behind the scene na nakuha ng kanyang kolaborasyon kasama si Subirano para sa music video na Long Showers na nakatakdang ilabas sa November 8. Ang mga snake peek ay nagtatampok sa dalawang bituin sa iba't ibang estilong pananamit na mga setting na naglalarawan ng kanilang chemistry at binigyang diin ang makulay na estetika ng video. Ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay sa paglabas nito dahil sa parehong may malawak na taga-subaybay sina Subirano at Bachawarit sa kanilang mga bansa. Ipinahayag ni Bright ang kanyang kasiyahan sa pakikipagtulungan kay Liza, pinupuri ang kanyang talento at karisma. Binanggit niya ang mga kanta at video ay tumatalakay sa mga tema ng pag-ibig at pangungulila na ginagawang perpektong akma ang presensya ni Subirano para sa emosyonal na kwento. Ang kolaborasyong ito ay nagmamarka sa isa pang mahalagang hakbang sa karera ni Liza habang patuloy siyang nagpapalawak ng kanyang mga hangganan lampas sa pelikulang Pilipino. Ito rin ay sumasalamin sa lumalagong palitan ng kultura sa industriya ng entertainment sa buong Timog Silangang Asya. Maraming tagahanga ang umasa sa pagsasama ng mga impluwensyang Pilipino at Thai sa music video. Maasa ito ay lilikha ng isang kapanapanabik at makabuluhang karanasang biswal. Habang papalapit ang pizza sa paglabas, parehong aktibong nakikisalamuha ang mga bituin sa kanilang mga tagahanga sa social media. Pinatitibay ang inaasahan para sa isang nakakainganyong proyekto. Nagniningning si Mitchell habang tinalo ang Cavs ang Bucks upang manatiling walang talo. Los Angeles, nakuha ni Donovan Mitchell ang isang nakakabighaning panalo na 114-113 para sa Cleveland Cavaliers laban sa Milwaukee Bucks sa isang basket na ginawa bago mag-buzzer noong Sabado. Pinanatili ang walong talo na record ng Cavs sa 7-0 ang Bucks na pinangungunahan ni Damian Lillard na may 41 puntos ay pansamantalang umangkop sa 113-112 sa loob ng 10 segundo matapos isink ni Lillard ang isang jumper. Gayunpaman, ang clutch shot ni Mitchell ay nagpasigaw ng katahimikan sa mga tagahanga sa Pfizer Forum ng Milwaukee na nagpatibay sa panalo para sa Cleveland. Sa kabila ng huling pagsubok mula sa Lillard na tumama sa blackboard, ipinagdiwang ng Cavaliers ang kanilang patuloy na tagumpay sa tuktok ng Eastern Conference standings. Ipinakita ng laro ang mapagkompetensyang espiritu ng NBA habang parehong kupunan ay nag-iisip na mga estratehiya para sa hinaharap. Inaakusahan ng Lebanon ang Israel na tinatanggihan ang tigil putukan matapos ang mga pag-atake sa Beirut. Beirut, Lebanon. Inaakusahan ng punong ministro ang Lebanon ang Israel noong Biyernes na tinanggihan ang tigil putukan matapos ang pambobomba ng militar ng Israel sa kuta ng Hezbollah sa katimugang Beirut sa unang pagkakataon ngayong Linggo. Ang hakbang militar na ito ay nagmarka ng makabuluhang pagtaas ng tensyon sa pagpatuloy na labanan sa rehiyon. Samantala sa Gaza kung saan
isinasagawa ng Israel ang isang malaking opensiba sa loob ng halos isang buwan, inanunsyo ng isang opisyal ng Hamas na tinanggihan ng grupong militanteng Palestinian ang panukala para sa isang panandaliang tigil putukan. Ang karahasan sa rehiyon ay patuloy na nagpapalala sa krisis pang-humanitarian kung saan may mga ulat ng matinding kakulangan sa pagkain, tubig at medikal na supply para sa populasyon ng Palestinian. Inilarawan ng mga opisyal ng United Nations ang sitwasyon sa Hilagang Gaza bilang apokalipto na binigyang diin na ang populasyong sibilyan ay nasa matinding panganib. Nananawagan sila ng agarang access sa humanitarian aid upang tulungan ang mga naapektuhan ng pagpapatuloy na labanan at hinikayat ang magkabilang panig na isaalang-alang ang tigil putukan upang maiwasan ang karagdagang pagkapaslang. Habang patuloy ang mga international na pagsisikap na makipag-ayos para sa tigil putukan, ang mga geopolitical na epekto ng labanan ay nananatiling isang mainit na isyo na masusing binabantayan ng mga kalapit na bansa at pandaigdigang kapangyarihan. At para sa national feature, COMELEC, ang mga regulasyon sa social media at AI ay hindi nilalayong imonitor ang nilalaman ng kampanya. Manila, pinagtanggol ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang bagong resolusyon ukol sa paggamit ng social media at artificial intelligence o AI sa mga kampanya para sa nalalapit na midterm elections ng 2025. Na tinitiyak sa publiko na hindi nito maapektuhan ang kalayaan ng mga kandidato sa pagpapahayag o pananalita. Sa panayam ng teleradyo serbisyo, binigyang diin ni COMELEC Chairman George Garcia na ang ahensya ay nakatuon sa pagtiyak ng isang makatarungan at transparent na proseso ng eleksyon. Sinabi niya na ang resolusyon ay naglalayong magbigay ng malinaw na mga alituntunin upang mataguyod ang responsable at wastong paggamit ng mga digital na plataforma sa panahon ng kampanya. Binanggit din ni Garcia na ang COMELEC ay bukas sa pakikipag-usap sa iba't ibang grupo kabilang ang mga civil society organization at mga election watchdogs upang mangalap ng feedback at tugunan ang mga alalahanin ukol sa COMELEC Resolution 11064. Ang resolusyong ito ay nagtatakda ng tiyak na mga protokol sa paggamit ng social media, AI at iba pang teknolohiya sa internet na naglalayong balansehin ang inobasyon ng mga estratehiya ng kampanya habang pinapanatili ang mga etikal na pamantayan. Sa harap ng patuloy na pagtaas ng impluensya ng digital campaigning, ipinahayag ng COMELEC ang kanilang determinasyon na labanan ang maling impormasyon at tiyakin ang mga kandidato ay sumusunod sa mga itinatag na patakaran habang ginagamit ang makabagong teknolohiya. Ang proaktibong approach ng komisyon ay nag-highlight sa kahalagahan ng pag-angkop sa mga nagbabagong tanawin ng eleksyon habang pinangangalagaan ang mga demokratikong proseso. For trivia, ano ang pinakatangi-tanging bulaklak? Ang black bat flower o taka chanteri ay isang natatanging halaman na kilala sa kanyang kakaibang itim na kulay at anyong tulad ng paniki. Tumutubo ito sa mga tropikal na rehiyon ng Timog Silangang Asya at ang pambihirang bulaklak na ito ay maaring umabot ng hanggang 30 cm ng diametro na may mahabang nakalaylay sa stamens
na umabot ng hanggang 70 sentimetro. Ang madilim na purpura hanggang itim na mga talulot ay dulot ng anthocyanins na nagbibigay dito ng natatanging kulay. Namumuhay ito sa mga mahamog na kapaligiran na may mayaman at mahusay na drain na lupa, kaya madalas itong tinataguyod sa mga greenhouse dahil sa mga mas gusto nito ang mga tiyak na kondisyon na mahirap ipamalas sa mga temperate na klima. Ang mga pollinator nito ay pangunahin na ang mga paniki at ilang insekto ay naakit sa anyo at banayad na amoy nito. Pinahalagahan dahil sa kanyang kagandahan, madalas na ginagamit ang black bud flowers sa mga ornamental na hardin na lumilikha ng mga dramatikong focus ng attention. Bagamat hindi ito kasalukuyang nanganganib, naharap ito sa mga banta mula sa pagkawala ng tirahan na nagdidiin sa pangangailangan para sa konserbasyon upang putiktahan ang natatanging ekosistema nito. Sa kabuuan, ang black bud flower ay umaakit sa mga mahilig sa halaman at binibigyang diin ang kalahagahan ng biodiversity sa mga tropical na kapaligiran. At iyon ang nakuha namin impormasyon mula dito at sa labas ng bansa. Patuloy po tayong makinig, manood ng Pinoy Rub on YouTube. Maraming salamat at hanggang sa muli. I am Pinoy Rub. I am Pinoy Rub. I am Pinoy Rub. Hey. I am Pinoy Rub. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.